Magandang gabi po mga minamahal po naming mga kapatid. Nasaan man po kayong panig ng sanlibutan na nakakaunawa po ng amin pong salita. Nais po namin kayong batiin sa ngalan po ng Panginoon. Kapayapaan po ang sumainyo. Tulad po ng mensahe ng awit na atin pong narinig, ang sabi po doon, ang atin pong Panginoon ay nasa gitna ng ating kasiyahan, nasa atin pong kalungkutan at anuman ang karanasan natin sa atin pong mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayo na ang atin pong Panginoon ay siyang sumasa atin. Ngayon pong hapon, ang atin pong pag-aaral ay may pamagat na lockdown relationship. Sino po sa inyo ang nakaka-relate sa bagay na ito? Na ang atin pong, ang bansang Pilipinas ngayon po ay nakakaranas ng lockdown, specifically po ang buong Luzon. Mga minamahal kong mga kapatid, kung ito po ay titingnan natin, sa pananaw ng atin pong mga banal na kasulatan, makikita po natin na ang lockdown nito ay isang mabuting pagkakataon para mas makilala po natin ang atin pong mahal na Diyos. Bakit po kaya lockdown relationship? Ano po yung nais ng atin pong Panginoong Diyos na atin pong maunawaan samantalang tayo po ay nalalagay sa mga ganitong sitwasyon? Mga minamahal kong mga kapatid, marami pong mga tao ang nagtatanong, meron pa bang pag-asa? Ang sagot, meron pa pong pag-asa. Tayo po ay bayan ng Diyos na meron po tayong pag-asa. Kung gayon na meron po tayong pag-asa, bakit po tayo nakakaranas ng mga ganitong mga suliranin? Ang sabi po ng ating mga Biblia, tinuturuan po tayo ni Apostol Pablo sapagkat ang atin pong pag-aaralan ay ang sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi po, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo at ng banal na kasulatan na magkaroon po tayo ng pag-asa sa kabila po ng kawalang pag-asa. Hindi ho madali na magkaroon ng pag-asa sa kabila po ng mga nararanasan sa atin pong mga buhay. At mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung panahon para siyasatin ang ating mga sarili. Tayo po ba nasa pananampalataya? Tayo po ba ay totoong kilala natin ang ating pong Panginoong Diyos? Sa kabila po ng mga paghihirap, ano po yung ginagawa ng ating Diyos? At ano po yung nais niya na ituro sa bawat isa sa atin? Ngayong hapon po, yan po yung ating tatalakayin. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ang dalangin ko po sa Panginoon, tayo pong lahat, bubuksan niya ang ating mga puso at isipan upang mag-aral ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Mahal po naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Narito po ang iyong mga bayan. Narito po ang iyong mga anak, dakilang Diyos. Nais po naming matuto sa iyo. Nais po naming makilala ang aming mga sarili na meron po kaming Diyos na tapat na amin pong pinaglilingkuran, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng Diyos na ito, meron kaming ganap na pag-asa. Patuloy nawa na bubuksan ang amin pong mga isipan, gayon din po ang aming mga puso, mahal na Diyos. Pagpalain po ang bawat isa amin, patawarin po kami sa amin pong mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit po napakaganda na pag-aralan po natin o napapanahon ang atin pong pag-aaral? Sabi po dyan, lockdown relationship. Sa iba po ang lockdown na ipinatutupad po ng ating Pangulo ay isang bangungot. Sa iba naman po ito ay kagalakan sapagkat sila ay makapagpapahinga sa kanilang trabaho. Subalit nice kong mga malaman ninyo, mga minamahal kong mga kapatid. Ang atin pong Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Nakikisimpatsya sa atin pong mga karanasan. Ngayon pong lockdown, nais po ng Diyos na matuto tayo ng tatlong bagay. At ang tatlong bagay nito ay nais niya na magkaroon tayo ng total lockdown ng relationship natin sa Kanya. Hindi po ba't napakasarap pakinggan na sa atin pong nararanasan ngayon, tayo po ay magkakaroon ng oras para siyasatin ang atin pong mga sarili. Tingnan po natin kung tayo po ay nasa pananampalataya. Atin pong titingnan ang mga nakalipas na panahon kung tayo po ay ganap, nakatanggap-tanggap sa atin pong Panginoong Diyos. Ang atin pong pag-aaralan ay isang karanasan ni Apostol Pablo samantalang siya'y nakakaranas ng mga paghihirap. Mga minamahal kong mga kapatid, kung meron po kayong banal na kasulatan sa inyo pong mga tahanan sa mga sandaling ito, samahan po ninyo ako sa Roma 3:5. Ang kapitulo ay 3-5. At ano po yung nais ng ating Panginoong Diyos na ipabatid sa bawat isa sa atin? Sabi po ni Apostol Pablo sa talatang 3,
At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Saan daw po nagagalak si Apostol Pablo? Sa mga kapighatian. Bakit po? Sabi niya, sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Sa madaling sabi, mga minamahal kong mga kapatid, sa kabila ng kanyang mga nararanasan, kung titingnan po natin ang buhay ni Apostol Pablo, siya po ay binabato, sinasaktan, ikinukulong, at lahat ng masasamang bagay ay nararanasan ni Apostol Pablo. Tayo rin po, nalalagay tayo sa isang kalalagayan na wala po tayong kayang gawin kundi ang magtiwala sa atin pong Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo sa talatang 4, ang pagtitiis ay nagpapatibay. At ang pagpapatibay ng pag-asa. Yun palang pagtitiis ay magdadala sa ating sa ganap na pagtutumibay sa atin pong mga karanasan, sa atin pong pananampalataya, sa atin pong pakikipagrelasyon, sa atin pong Panginoon. Kaya po ito yung total lockdown na nais po ng ating Panginoon na tayo po magkaroon ng relasyon sa Kanya. At pagkatapos ng krisis na ito, muli po nating haharapin ng isang panibagong buhay, buhay kasama ang atin pong Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya, ang pagtitiis ay nagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Kaya sabi ko po, mga minamahal kong mga kapatid, sa kabila po ng ating mga nararanasan, meron po tayong pag-asa. Mawawalan lang po tayo ng pag-asa kapag hindi po natin kilala ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya po ngayong gabi, bago po tayo magpatuloy, meron po akong tanong sa inyo. Kilala ba natin ang ating Panginoong Hesukristo? Handa ba tayong magtiis para sa Kanya? Kung hindi pa po, ito po yung panawagan ng ating Panginoong Diyos na ipagkaloob po yung ating sarili na tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Sabi po sa talatang 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang sabi po, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Pag-asang na kanino? Nasa atin pong Panginoong Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pag-asang ito ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At ang pag-ibig na ito ay ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi ano po yung Kanyang tatamuhin, magtatamu siya ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos po na mamatay ng ating Panginoong Hesukristo na buhay na maguli umakyat sa langit, ang sabi po niya, ibibigyan ko kayo ng banal na Espiritu. Ang sabi po ng ating banal na kasulatan, sa pagsasalaysay ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ng ating Diyos ay nahayag sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kung meron man pong pinakamalapit sa bawat isa sa atin ngayon, sa tatlong persona, ay ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ay suma sa ating palagi, sangayon po sa Mateo 28, ang kapitulo ay 18 hanggang 20. Mga minamahal kong mga kapatid, ano po yung dapat nating gawin sa kabila po ng paghihirap? Sa kabila po ng ating buong mga karanasan? Sa kabila po ng ating mga suliranin? Nais ko po ninyong malaman, ang una po na nais ng Diyos na makita sa ating buhay na ang Kanyang presensya ay nasa bawat isa sa atin. God's presence is ever present. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi po ibig sabihin na sinasabi ng Biblia na tayo'y magsaya dahilan sa ating mga pagdurusa ay hindi po ibig sabihin na tayo'y hindi na malulungkot. Kasama po yun, mga minamahal kong mga kapatid, na tayo po ay malungkot sa atin pong mga buhay. Ang atin pong pagliligtas ng ating Panginoong Diyos ay dapat po nating sampalatayanan. Ano man ang karanasan na meron tayo, mga minamahal kong mga kapatid, ang pagliligtas ng ating Panginoon ay nasa ating palagi. Ang ibig sabihin po ng pagliligtas, ang ating Panginoong Diyos ay nasa kasiyahan at nasa pagdurusa ng bawat isa sa atin. Hindi ho siya umaalis sa bawat isa sa atin. Siya'y gagawa ng mga bagay na ito. Ito'y Kanyang pinahihintulutan. Hindi ang Panginoon ang dahilan ng ating paghihirap, kundi pinapahintulutan ng Panginoon ang mga paghihirap na ito upang ilagay tayo sa isang hulmahan na kung saan ay magiging kaugali tayo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi ho ba't napakaganda
ng purpose ng mga paghihirap na ito upang mailapit tayo sa atin pong Panginoon. Hindi po ito yung panahon para tayo'y lumayo sa ating Panginoong Diyos, kundi ito yung panahon para mas maging malapit tayo sa presensya ng ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay nangako na kung tayo'y tatawag sa Kanya, Siya'y sasagot sa bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo po ay nakararanas ng mga pagdurusa, hindi tayo nananalangin, ito po'y isang malungkot na karanasan. Ang sabi po, sa kabila po ng mga pagdurusa, ito po yung panahon na tumawag po tayo sa ating Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal kong mga kapatid, bilang mag-aaral po dito sa AUP, ako po'y nag-aral ng unang taon bilang working student. At sabi ko, ang presensya ng Panginoon ang siyang magdadala sa akin tungo sa kaganapan ng kanyang mga plano. Mga minamahal kong mga kapatid, ako'y nanalangin sa Panginoon nang sabi ko, Panginoon, 4 hanggang 5 taon, mag-aaral ako sa iyong paaralan. Pagkatapos noon, maliit ang aking pananampalataya kapag hindi nangyari. Mga minamahal kong mga kapatid, nais po ng Panginoon na tumawag tayo sa Kanya. Hindi ko po sinasabing tama ang aking ginawa, subalit ang nais ko pong makita ng bawat isa sa atin ay inilagay ko yung aking pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Sino po ang makapagsasabi na pagkatapos ng isang taon na ako po'y mag-working student, magpapadala ang Panginoon ng tao na siyang magpapaaral sa akin? Mga minamahal kong mga kapatid, sa panahon ng paghihirap, ang Panginoon ay tumutugon sa atin pong mga panalangin. Sana po, malinaw po ito sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, sa awit 23, ang kapitulo ay 4, Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng kamatayan, ang nagsasalita po ay si Haring David. Wala akong kinatatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ang sabi po ng haring ito, bagaman meron siyang mga paghihirap, bagaman siya'y nasa libis ng kamatayan, maaaring ang atin pong pamilya nasa ganito ring kalalagayan. Ang sabi po ni Haring David, wala siyang kinatatakutan sapagkat alam niya ang ating Panginoong Diyos ay suma sa kanya. Ang pamalo at ang tungkod ng ating Panginoong Diyos ay nagsisialiw sa kanya. Ang ibig sabihin po ng libis ng kamatayan ay hindi lang tungkol sa kamatayan. Maaaring ito ay mga libis ng paghihirap. Mga ito'y libis ng atin pong kalungkutan. Mga minamahal kong mga kapatid, nais ko pong malaman ninyo na sa kabila po ng shadow o sa libis o dun sa meron pong liwanag. Sa kabila ng kadiliman, merong kaliwanagan. Ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang liwanag ng sanlibutan. Bakit sa kabila ng kadiliman ang kanyang bayan hindi tumatawag sa kanya? Minamahal kong tagapanood, baka ikaw ang isa sa nasa dilim ng kamatayan. O ikaw ang nasa dilim ng mga paghihirap at mga kalungkutan. Nais kong malaman mo ang ating Panginoong Hesukristo ang dapat nating tanglaw, ang siya lang ang merong liwanag. Sabi pa ni Haring David sa 31, Sayo, O Panginoon, nanganganlong ako, huwag akong mapapahiya kailanman. Palayain mo ako sa iyong katwiran. Mga awit 31, ang talatay 1. Ang sabi niya, sa iyo, O Panginoon, ako ay nanganganlong. Sa madaling sabi, ang hangharing ito, sa kabila ng kanyang mga karanasan, ang sabi niya, sa Panginoon ako magtitiwala. Sa kabila po ng mga kahirapan, pangalawang puntos na dapat po nating malaman, ang atin pong Panginoong Diyos, ang aasahan nating siya'y magkakaloob. God's provision. Ang sabi po sa atin pong kasalukuyang pinagdaraanan, nais po ng ating Diyos na malaman ng bawat isa sa atin na ang kanyang biyaya ay sapat sa bawat isa sa atin, na ang kanyang kalakasan ay ating magiging kalakasan sa gitna ng atin pong kahinaan. Sa kabila po ng ating mga pagsubok na inaharap, ang banal na Espiritu ay nasa bawat isa sa atin. Anuman ang ating mararanasan, ang Diyos ang siya nating tanglaw. Ang sabi po ng ating Biblia, Ikalawang Korinto 12, ang kapitulo ay 7, ang nagsasalitay si Apostol Pablo. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag,
ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Mga minamahal kong mga kapatid, meron po tayong mga karanasan. Ang sabi po ni Apostle Pablo, ang naglalagay ay si Satanas, hindi po ang ating Panginoong Diyos, sapagkat ang ating Diyos ay siyang Diyos ng pag-ibig. Ang nais po ng ating Diyos sa kabila ng ating mga karanasan na atin pong nararanasan, dapat po lumalapit tayo sa Kanya, sapagkat ang biyaya niya ay sapat sa bawat isa sa atin. Sabi ni Apostle Pablo, binibigyan siya ng isang tinik sa laman ng mga hadlang. Bakit po? Sapagkat siya'y nasa gawain ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo, hindi po tayo papakialaman ni Satanas kung tayo po ay sa Kanya. Hindi po pupunta si Satanas sa mga lugar na Kanya na. Ang Kanyang pupuntahan ay ang pag-aari ng iba. Hindi po natin pwedeng agawin ang hindi natin pag-aari, kundi ang inaagaw ng mga tao ay yung pag-aari ng iba. Ganon din po si Satanas. Nais niya tayo na agawin sa atin pong Panginoong Hesukristo. Subalit ang pangako ng atin pong mga Biblia, ang sabi po sa 2 Korinto 12 ang kapitulo ay 9, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Kaya nung si Apostle Pablo, nang sinasabi niya na meron siyang tinik sa kanyang mga karanasan, ang sabi po, alam niya rin na ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay sapat sa Kanya. At ang mga karanasang ito ang naglalapit kay Apostol Pablo para sa atin pong Panginoon. Ang huling puntos na nais ko pong malaman ninyo, na magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. God's power. Napakahalaga po na sa atin pong mga kahinaan ay atin pong inaasam na tayo tutulungan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng atin pong Panginoong Diyos. Maaring isa po sa atin ay positive ng COVID na nanonood ngayon. Maaring ang atin pong pamilya ay kabilang sa mga frontliners. Maaring ang iba po sa atin ay merong mga kaibigan. O ang iba ay pumanaw na. Subalit meron pong pag-asa kapag tayo ay nasa ating Panginoong Diyos. Kaya po ang panawagan namin sa inyo simula pa lang ng una, magtiwala tayo sa Panginoon. Ito ang panahon para tayo'y magbalik loob sa Kanya. Kaya pag hindi tayo nagbabalik loob, tayo po makakaranas talaga tayo ng mga kalungkutan, kalungkutan na parabang wala ng pag-asa. Kapatid ko, may pag-asa kapag tayo na kay Kristo. Ang sabi po, 2 Korinto 12 ang kapitulo ay 9, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, ang ating Panginoon ang nagsasalita, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Hindi po tayo pwedeng palakasin ang ating Panginoong Diyos kung tayo po'y malakas na. Kaya po yung panahon na tayo'y mahina, doon po tayo pinapalakas ng ating Panginoon. Kapag tayo po nangangailangan sa Panginoon, doon tayo niya binibigyan, sapagkat alam ng Panginoon yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Sabi ko po, mga kapatid, ano yung pinagdadaanan mo? Ano yung karanasan mo ngayon? Masasabi mo ba na ang Diyos ay wala sa buhay mo? Nagkakamali ka, kapatid. Ang Panginoon ay nasa iyong buhay. Ang sabi niya po, kaya't bagos akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Si Apostol Pablo, hindi nahihiyang siya'y mahina. Hindi siya nahihiyang siya'y takot, kundi ang sabi niya, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, lumalakas sa akin ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya po maliban na tanggapin natin sa ating mga sarili na wala po tayong kakayanan at kailangan po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, doon lamang po tayo makakaramdam ng iba yung paglingap ng ating pong Panginoong Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi po, at siya'y nagsabi sa akin, ang biyaya ko'y sapat sa iyo. Ang biyaya ng Diyos, sapat sa bawat isa sa atin. Hindi po tayong lahat ay aabutang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tayong lahat ay makapagpapanagumpay sa mga pagsubok sa buhay. Pero tayo pwedeng managumpay kay Kristo. Ang tanong, ikaw ba na kay Kristo na? O si Kristo ay tumutuktok sa iyong puso, pero hindi mo
pinagbubuksan. Ito ang panahon para buksan ang ating mga puso sa atin pong Panginoong Hesukristo. Akin po laging naiisip na when the greatest enemy comes in us, the greater Jesus is in you. Kapag ang mga kaaway natin ay nagiging malakas sa atin pong mga buhay, kapag ang mga suliranin ay marami sa atin, higit na ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, higit na mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa atin pong mga buhay. Maaring may isang tinig po na bumubulong sa inyo na hindi ka karapat-dapat para sa Panginoong Diyos, na hindi ka makapagtatagumpay sa mga bagay na ito, na hindi ka tanggap-tanggap sa bayan ng Diyos. Nais ko pong malaman ninyo, mga minamahal kong mga kapatid, na sa kabila ng mga pagdurusa, meron tayong Kristo nagdusa para sa bawat isa sa atin. Na sa kabila ng mga kasalanan, ay dinala niya ang ating kasalanan upang tayo magtamo ng ganap na kaligtasan. Ngayon kapatid, ano po yung nakakahadlang upang hindi tayo magtapat, upang hindi tayo lumapit sa ating pong Panginoong Hesukristo, upang pabayaan natin ang ating pong pananampalataya? Marami po sa atin na sa ating pong mga tahanan ngayon, nariyan po yung inyong mga Biblia, nakakarinig po kayo ng mga ganitong pag-aaral, subalit binawal ang bahala natin. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang panahon na tinatawagan tayo ng ating Panginoong Hesukristo na bumalik at tumawag sa Kanya. Maaring tayo po ay mahina, subalit ang Diyos ay malakas. Tayo po'y natatakot, pero ang ating Panginoong Diyos, handa tayong bigyan ng kalakasan ng loob. Wala po tayong dapat na pagkatiwalaan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Ano man ang iyong karanasan, lagi mong aasahan na meron tayong Diyos na nakikiramay sa lahat ng ating pong mga suliranin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong lockdown, nais ng Panginoon na ma-lockdown ang ating mga relasyon sa Kanya. Nais ng Panginoon na maselyuhan ang pag-ibig ng bawat isa sa atin. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganap na pananampalataya, pananampalatayang makapagdadala sa atin sa ganap na kaligtasan. Ang usapin po dito, hindi relihiyon. Ang usapin po dito, sino ang iyong Kristo. Ang usapin po dito, hindi gaano kakalakas. Ang usapin dito, gaano ka nagtitiwala sa atin pong Panginoong Hesukristo. Pinamahal kong mga kapatid, tinatawagan po kayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng lockdown relationship sa Kanya. Bago po tayo magtapos, nais ko po kayong imbitahan sa isang panalangin. Minamahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang may-ari ng sanlibutan, ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa hapong ito na ang iyong provision, na ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya ay suma sa aming palagi. Na sa kabila po ng aming mga karanasan, ang Diyos at ang Diyos lamang ang dapat po naming asahan. Minamahal po naming Diyos, ang mayamang biyaya nawa ng Ama at ang pagliligtas ng aming Panginoong Hesukristo at ang mayamang pakikisama ng Banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa amin, maging ng amin pong mga kapatid na nanunood ngayon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.